sa bawat araw na nalilipas, sa bawat gabi at sa bawat araw na ating nalalagpasan. Awa ng Panginoon ang ating natatamasa. Pero, ngunit kung tayo'y magpapadala sa mga problema, sa mga stress sa buhay ng buto, lalo na sa mga hindi magaganda nangyayari sa mundo, walang mangyayari sa atin kundi tayo ay makaisip ng paraan para mawala sa mundo. Hindi solusyon ang depresyon o ang pagkawala ng pag-asa sa buhay para tayo ay makaligtas sa makaiwas sa problema. Ang solusyon dyan sa problemang yan, harapin natin ng matiwasay, ng may lakas ng loob, nang may tiwala sa Panginoon para tayo'y malaman ang sa mga sagot sa problema. Ang hilingin natin ay sagot sa problema, hindi ang kung anong makakalala pa lalo sa ating mga sariling problema. Lahat tayo ay may problema. Lahat tayo ay nakakaranas ng sakit, nakakaranas maiwan, masaktan, kung ano man dahilan. Hindi solusyon yan para ikiti lang ating sariling buhay. Hindi solusyon para gumawa tayo ng mga bagay na hindi ka nais-nais. Dahil lang sa problema sa kung ano ang bagay, sa pamilya ba, sa iyong mga anak, o sa iyong asawa, kung ano-ano pa man ang susi para tayo ay kapagpatuloy sa buhay ng masaya, ay paubaya mo lang sa Panginoon ang lahat ng problema. Kung hindi mo kaya, manalangin ka. Hindi solusyon ang pagkakalimutan sa isang mahal na kaibigan o kapatid dahil lang sa problema mo sa iyong pamilya. Hindi mo pwedeng ibaliwalain na ang mga tao na kapaligid at handang tumulong sa iyo sa oras na ikaw nangangailangan. Ngayon, kung talagang ganyan ka, bago ka na dahil yan sa mga problema na yan, hindi mo na naaalala ang mga kaibigan mo na tunay na nag-iingat sa'yo at nagmamahal sa'yo. Sa'yo na yan. Hindi ko mapipilit, hindi ko hawak ang puso ng tao. Sino ba naman ako para mandikta ng iyong gagawin? Bayaan na lang kita, ang maialay ko lang sa iyo ay nandito lang ako sa iyong tabi. Kung hindi man tayo nakikita in person, hindi man tayo magkakilalang lubusan, pero sinasabi ko na ako ay totoo tapat pagmahal bilang isang YouTuber na ito dahil marami na rin akong nakilala dito sa mundo ng YouTuber na nakilala ko na totoong kaibigan at tapat magmahal. Ngayon, oras lang yan para matulog makapagpahinga ng maayos. Magpahinga ka lang, mawawala din yan ang iyong nararamdaman. Huwag ka magpadala sa nararamdaman mong hindi magaganda. May awa ang Panginoon. Nandun ka na lang umasa sa lahat ng iyong mga araw ng buhay, sa lahat ng minuto. Hindi ka mabubuhay kung wala kang hindi dahil sa Kanya. Tapos ikay mawawala ng pag-asa dahil lang sa maliit na problema na ganyan. Oo, mabigat ang problema natin sa buhay. Pero dapat natin tiisin at palagpasin natin yan. Dahil may Diyos naman na handa kang patnubayan at gabayan. Kaya relax lang kapatid, huwag masyado magpadala dahil baka ikamatay mo. Mag-iingat ka sa iyong bawat kilos. Kung ano man ang naiisip mo, dikta yan ng demonyo para sa iyo, para ikay mapahamak na walang hanggang buhay. Kung ako sa iyo, manalangin ka lagi, isipin mo lagi may Diyos at i-invite na rin kita mamayang gabi, Pinas time, 7 PM, sa ang dating daan, para ikay makapakinig at maliwanagan ang iyong isip. Ano ba ang ating essence sa buhay?
Bakit tayo nabubuhay? Kanino ka nabubuhay? Tama ba na tayo magpadala, mawala ng pag-asa? Tama ba na tayo magpadala sa problema natin? Tama ba na tayo madidepress? Tama ba na tayo magkapakamatay? Kung ano-ano pang sagot na masalimuot na dala ng bigat ng kalooban, sasagutin niya ng aming mga ngaral si Brother Eddie. So, yan o. Ayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ingat po tayong lahat dyan. Ako din may sariling problema. Pero ako'y relax lang dahil may Diyos ako sa buhay. Ginagabi ko lang to para sa iba. Para sila magkaroon ng pag-asa na mabuhay pa. Magkaroon ng pag-asa kahit sa dami-dami ng problema. Magtiwala lang tayo sa taas. Hindi niya tayo bibiguin. Yun guys, tuloy lang ang buhay natin. God bless us all. Thank you. God bless all. Thank you so much.